top. Number one. Question. Ang topic natin, rationalize the planning system. Isang guidebook to na dinevelop ng DILG. Ginagamit to para sa pag-prepare ng comprehensive development plan. Comprehensive development. Ibig sabihin, yung trabaho ng planning, dalawa lang talaga major document eh. CDP tsaka CLUP. Yung dalawang document na yun. Kung ano man ang ginagawa nila doon, sundan mo lang tong guidebook na to. Itong RPS tsaka yung CLUP guidebook. Halos magagawa mo na yung trabaho sa sa planning. Kasi lahat ng mga plano, bawa IT plan, women's, tungkol sa gender and development, tungkol sa environmental protection, tungkol sa climate change, lahat yun nakapaloob dito sa sa rationalized planning system. Kaya rationalize yan, kumbaga, nandiyan lahat. Ang dami kasing humingi ng plano. Ang NEDA, nahingi ng plano. Ang DILG, nahingi ng plano. Department of Budget, nahingi ng plano. Kaya sabi ng DILG, nakakalito na yung mga plano na yan. 30 plus na plan ang hinihingi sa local government. No? Nakakalito na. Wala nang ginawa yung mga LGU kundi magplano ng magplano. At kanya-kanyang kanya-kanyang format o kanya-kanyang framework yung bawat nanghihingi ng plano. Ang DTI manghihingi, syempre iba ang format niya. Ang HLURB manghihingi, iba ang format niya. Ang DOLE manghihingi, iba ang format niya. Ay nakakapagod, nakakalito. Kaya sabi ng DILG, irrationalize natin yung planning system. Kaya na-develop etong rationalizing the local planning system. Isang guidebook kung saan minamandate yung lahat ng LGU na dito sumunod. Topic outline. Ang number one, yung background. Yan yung topic natin mamaya. Pangalawa, yung planning structure. Sino yung mga unit na involved sa pagplaplano? Planning lang ba ang involved sa planning sa pagplaplano? Hindi. Hindi planning office lang. Kaya ang pangalan ng planning, Provincial Planning and Development Coordinating Office. Ganun, hindi lang. Pag-aaralan natin yan, sino yung mga involved. Planning Mandate of LGU. Yan yung pangatlo. Saan nang galing yung authority ng LGU? Well, saan nang galing authority mo para mag-conduct ng training? Sa iyo po, boss. Oo, sa... Kumbaga, meron po pinaka-ano. Oh, mandate na ano yun. Inaprubahan yun ng Sanggunian Panlalawigan na ang Management Information Systems Office ay makapag-conduct ng training. Parang ganun. O makapag-develop ng system. O makapag-repair ng mga computer. Without that mandate, hindi natin pwedeng gawin yung mga bagay na gano'n. Kaya yun, dito naman, sa number 3, ang topic niya naman, saan naman ang galing yung mandate ng LGU o ng provincial government o ng barangay na maggawa ng plano? Kasi kung wala siyang mandate, sino susunod dun sa plano? Parang gano'n. Paano kikilalanin yung plano niyang ginawa? Dito, dinidiscuss sa number 3, kung saan nang galing yung mandate ng LGU. Usually yan, siyempre, ang mandate manggagaling sa batas. At yung Republic Act 7160. At bukod doon, meron pang mga ibang batas na nagmamandate sa kanya. Katulad ng Constitution, tsaka ng iba't iba pang Tama ba, boss, na yung 7160 ay galing din sa 1991 Section 17. Oo, yun. Tama yun. Very good. Kaya nagkaroon naman ng 7160 kasi minandate naman ng Constitution na magsagawa ng ganun batas. Kumbaga, nasa power ng Congress na maggawa ng ganun batas nang naaayon sa Constitution. Ganun, sa Section 13, di ba, ng Okay. Yung pang-apat naman, siyempre, may mandate na yung LGU na maggawa ng mga plano, CDP tsaka CLUP. Paano naman gagawin yung mga plano na yun? Ganun. Basta na lang ba naisip yun ni Engineer Del Mundo, eto na plano. O naisip ni Governor, eto na plano. O naisip ni Admin. Hindi ganun. May mga processes na ginagawa
Pag sinabing process, ano yan, ha? Series of action. May series of action na nakaprogram para gawin ang isang bagay. At ang planning ay mga processes, maraming mga proseso na sinasagawa. Halimbawa, nagplano ang MIS. Yung MIS naman, isasubmit yung plano kay admin. Si admin naman, titignan, i-review. Tapos, i-recommend niya sa planning office. Yung planning office naman, isasama niya sa development plan. Yung development plan naman, siguro, isasubmit niya sa sanggunian panlalawigan for approval. I-deliberate naman ang sanggunian panlalawigan. First reading, second reading, third reading. Pagka naaprobahan, ipapasa niya naman kay governor. Si governor naman, titignan, i-review ng bibigay niya sa legal office. Legal office naman, magko-comment. Finally, pipirmahan ni governor. Parang ganun. Isa siyang malaking proseso, ang pagplaplano. Kaya, dinidiscuss yun sa number 4. Yung number 5 naman, authority level o implementing tools. Assuming, nagawa na yung plano, no? Paano naman to i-implement yung plano? Halimbawa, yung CDP, generally, ang implementing tools na comprehensive development plan ay yung approval ng sanggunian panlalawigan. At yung CLUP naman, ang implementing tools niya ay yung zoning ordinance. Isang batas din. Kaya, kung titingnan nyo to, itong lahat ng topic na to, lahat to ay batas, tungkol sa batas. Tungkol sa mainly local government code. Tapi, yun yung framework natin ngayon, no?